Hi guys! Good day, si Bea, and welcome again to my channel. Atin ibigay ang top 10 na pinag-uusapan ngayon sa PVL Invitational 2023 or top 10 na kinaaabangan ng lahat. Yan po ang ating ibigay kay before that. Don't forget to like, comment, and subscribe and pa-hit yung notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong gawang video about sa volleyball dito sa Pilipinas. Number 10 nga ang pagpasok ng mga UAAP players sa Cherry Tigo. At hindi lang yan, halos lahat ng mga galing sa UAAP Season 85 ay nakuha nga ng Cherry. Kaya naman inaabang ng lahat kung may pagbabago ba o mag-i-improve ba ang team na ito. Number 9 na pasabog, Judges Santiago na sa lineup ng Cherry Tigo crossover. Maglalaro nga ba siya? Alam naman natin na papalitan ng citizenship itong si Judges Santiago dahil sa naging fiancé na ito ng coach ng Japan. Kaya naman usap-usapan bakit nasa lineup siya ngayong PVL Invitational 2023. Number 8 na pasabog, Bernadette Pons at itong si Cici Rondina. From outdoor to indoor, pasok sa Rebisco Company sa sister team na Creamline at Chocomocho. Alam naman natin na parehong magaling ang dalawang ito noon pa sa UAAP at ngayon nga ay napasok sila sa dalawang team na talagang sikat sa PBL. Number 7 at number 6, itong si Faith Nesperos at itong si Iya Laure. Pinag-compare nga ba ang TF sa isa't isa? Usap-usapan nga sa social media na talagang pig-compare talaga ang dalawang players niya ito na talagang pinag-agawan nga dati itong si Iya Laure. Ngunit itong si Faith Nesperos para ang mas mataas ang kanyang TF kumpara kay Iya. Talaga naman pinag-away ng ibang fans at nag-trend dito sa social media. Number 5 ang pagpasok ng tatlong team sa PVL or new teams. Ito ang Farm Fresh Foxes, Photon Tornadoes at itong Jerflor. Alam naman natin na wala nga ang Army Black Mamba at pinalitan ng tatlong new teams. Ang iba ay mga veterans na, iba ay mga bago, kaya naman kaabang-abang ang tatlong teams na ito at malalaman nga natin kung malalakas nga ba ito o kaya na makipagsabayan sa Pro League. Number 4, ang pagpasok ng guest team. Ito ay ang Australia at ang Japan. Alam naman natin malakas ang dalawang bansang ito at dahil nga sa Australia ay tinalo ngayon ang ating national team at alam naman natin kakayahan ng Japan na kahit na mga university lamang o collegiate players lamang ay kayang talunin ang ating national team kapag Japan ang pinag-uusapan pagdating sa women's volleyball. Kaya magiging magandang laban ito pagdating ng semifinals kung sino man ang top 4 na mga kapasok na local ay makakaharap rin ang dalawang team o foreign team ngayon sa PVL, kaya good luck na lang. Number 3, ang pagpasok nga ni Trisha Tubo sa Pro League. Kasama nga ang tatlong co-players niya sa Adamson na mawawala sa UAAP Season 86. Trending nga ito sa social media at pinag-usapan dahil alam natin itong si Trisha Tubo ay napakalakas din or number 1 scorer sa Adamson. Ngunit kasama niya pa ang ibang star player ng Adamson na sumunod kay Coach Jerry Yee sa Pro League, kaya namang good luck na lamang sa team Farm Fresh Foxes. Number 2, pagpasok din ng mga star player ng champion team sa Season 85 ng UAAP. Nakasama na si Efto ngayon na si Marion Alba at itong si Jolina De La Cruz. Kasama rin ang star player sa ibang team na talaga namang lalo pang nagpapalakas ngayon sa Efto Logistics Cargo Movers, kaya good luck na lamang sa kanila. Number 1, ang paglaro ulit ngayon ni Aliza Valdez. Alam naman natin marami ang nag-aantay at nag-aabang sa kanyang pagbabalik o paglaro sa Creamline dahil alam naman natin na namimiss niyo na lahat ito. Nagsimula ito na injured ito noong 2022 ay talaga ngayon parang niyat din makikita na maglalaro ulit siya sa Pro League na PBL. Dahil sa physically ay talagang 100% na okay na siya at pinayagan na siya ng doktor na makapaglaro sa PBL. Kaya naman, good luck na lamang sa iyo, Pinom Aliza Valdez. Alam naman natin na malalakas ngayon ang team at baka bumalik na ang iyong lakas at magpakita ang gilas ka ulit. At ayan na nga guys, ibigay na po natin ang top 10 na talagang kinakaabangan ngayon, PBL Invitational Conference 2023. Alin sa top 10 na talagang na-shock ka at talagang inaabangan mo? Meron ba akong hindi nabanggit na talagang kinakaabangan ngayon? I-comment mo na yan at huwag kalimutan mag-like and subscribe for more updates.